Alam mo ba na kapag meron ka nito or nararamdaman ng lalaki ito sa iyo, siguradong pakakasalan ka. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga dahilan, mga nakita ng lalaki sa iyo, mga nararamdaman ng lalaki sa iyo na maaring ikaw na yung babaeng kanyang pakakasalan. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado! So, eto ating alamin ang mga kadahilanan, ang mga nararamdaman ng lalaki sa iyo na pakakasalan ka na niya. So, at number one, ito yung trust. Tiwala. Itong trust na ito, crucial ito para sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag nagbabalak ng mag-settle down or pakakasalan na ng lalaki ang isang babae. So, ito yung part na talagang dapat niyang makita, dapat niyang maramdaman na meron yung babae sa kanya or nararamdaman niya na may tiwala siya sa babae. Ganun yun. So, of course, kailangan talaga yun sa isang relasyon, di ba? Para mas lalong maging matibay ang pagsasama nyo, kailangan talaga na may tiwala kayo sa isa't isa. Bilang lalaki na naghahanap na ng kanyang special someone, ng kanyang other half, kasama na yun sa talagang mga factors na hinahanap niya sa isang babae. Yung mapagkakatiwalaan niya at yung nakikita niya na pinagkakatiwalaan din siya ng babae. Di ba? So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito, yung attraction. Wow! Yan talaga ang isa sa pinakamahalaga na nararamdaman ng lalaki or nakikita ng lalaki sa isang babae. Paano niya pakakasalan ang isang babae kung walang attraction, kung hindi niya nagugustuhan yung nakikita niya? Eh di, wala, di ba? Kapag walang attraction, wala. Ganun yun. So, kailangan para mabuo ang isang relasyon, kailangan mayroong attraction between the two of you. Kailangan mutual yan. Attracted siya sa iyo at dapat ikaw na babae ay attracted ka rin sa kanya. Dapat parehas yan, nagkakasalubong yan. Kasi kapag isa lang sa inyo ang may attraction sa isa, hindi magiging maganda ang mga magiging resulta ng relasyon na yan kasi nagiging one-sided siya. Kapag nakikita ng lalaki na talagang nagagandahan siya sa iyo, naseseksihan siya sa iyo, talagang hinahangaan ka niya lahat ng aspeto, physical, yung ugali mo, attracted siya sa mga traits na yan. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ang pipiliin niyang pakakasalan dahil siya ay attracted sa iyo. O, di ba? So, yan po ang number two. Number three, ito yung responsable, responsible na babae. So, malawak ang sakop ng pagiging responsable sa isang relasyon. Pero, isa ito sa talagang tinitignan ng lalaki sa isang babae. Paano kung pakakasalan niya ang babae na ito? Responsable ba ito? Alam ba niya ang mga gawain bilang magiging may bahay? Alam ba niya yung mga gawaing bahay? Mga simpleng pagluto, simpleng paglilinis ng tahanan, simpleng pag-aalaga ng bata. Alam ba niya ang gawin ang mga iyon? Kapag nakikita niya na wala kang alam gawin, kundi tumambay, kundi gumala, hindi ko sinasabi na bawal ang mga yan. Pero kapag lagi-laging ganyan, ang napapansin niya at nakikita niya sa iyo na kapag sa usaping bahay, sa mga usaping responsibilities ng isang tao, ay wala kang alam gawin, nako, wala na. Hindi ka na niyan pipiliin kahit attracted yan sa iyo, kahit type na type ka ng lalaki, wala. Hanggang doon lang. Kung magkakarelasyon man kayo, ay siguro sa ibang bagay lang. Yung bagay lang na yun, pero hanggang doon lang. Wala nang kasalan na usapan. So dapat bilang babae, para maging potential ka na asawa, kailangan meron kang mga ganitong mga kaalaman sa buhay. Yung pagiging simpleng responsibilities, dapat alam mo. Kahit yung mga basics lang, di ba? So, ayan po, ang number three.
Number four, ito yung family building. Alam mo, kaya naghahanap na ng asawa ang isang lalaki dahil gusto na niyang magkaroon ng family aside from ikaw na magiging kabiyak niya, di ba? Ganun naman talaga ang hinahangad ng mag-asawa, magkaroon or mag-build ng empire. At ano yung empire na yan? Yan yung pamilya, ikaw at yung mga magiging anak ninyo. Ganun ang hinahangad ng lalaki kapag naghahanap na siya ng asawa. So, dapat parehas kayo ng mindset tungkol sa pagiging mag-asawa. Dapat gusto nyong dalawa na magkaroon ng mga anak, di ba? Kasi hindi lahat ng mag-asawa ay gustong magkaroon ng anak. May iba na ayaw. Diba? Ayaw nila ng mga responsibilities or meron silang mga dahilan. Kung ano man yon, personal na nila yon. Pero kanya-kanyang dahilan. At meron talagang mga individual na gusto lang mag-asawa for company. Pero ayaw na nilang magkaroon ng mga anak. So dapat nakikita ng lalaki na parehas kayo ng vision. Parehas kayo ng aim sa pag-build ng isang pamilya. So ayan po, ang number four. Number five, ito yung practical reasons. Parang ito yung medyo may connotation na negative, di ba? Pero meron talagang mga ganyang lalaki. Example na lang, ang isang lalaki, pumapasok sa isang relasyon, gusto niyang pakasalan ang isang babae dahil may mga bagay siyang hinahabol o hinahangan at most of the time ay ito yung mabe-benefit niya doon sa babae. At ito yung financial, yung power, at yung ibang benefit na makakamit niya kapag itong babae na ito ang kanyang pakakasalan. So yan po yung mga practical na dahilan. Kung sa babae may mga ganyan, ganyan din sa mga lalaki. Hindi ko nila lahat, pero may iilan na ganyan talaga. Talagang nakikipag-asawa sila dahil sa mga practical na dahilan. Pera-perahan na lang, talagang literal na gusto nilang mabuhay ng marangya na kukuya-kuya-kuya na lang. Kumbaga, ang kaya lang niyang i-provide or i-share doon sa relasyon na yon ay yung bagay na yon. Yung ganun-ganun, di ba? So, ayan po, ang number five. Number six, ito, yung companionship. Mas nangyayari ito sa mga elderly or medyo may edad na ng mga individual. So, nagpapakasal sila, naghahanap talaga sila ng kasama sa buhay para may kasama silang tumanda. Meron silang companion kapag sila na ay darating doon sa edad na talagang medyo alam na natin kung ano ang nangyayari, di ba? Kapag nagkaedad na ang isang tao, andyan na yung mga mahirap na sitwasyon, mga sakit. Ayan po, yung pag-deteriorate physically, mentally. Ang tanging hinahangad lang nito ay magkaroon ng karamay, companion, ika nga. Hindi naman natin dinidisregard na walang pagmamahal. Of course, nagmamahalan sila, pero parang yung pagmamahal na yon ay mostly, sabihin natin, platonic siguro. Hindi na siya romantic, di ba? Pero nagmamahalan sila. They care still for each other. At yung company ng bawat isa ang mahalaga sa kanilang dalawa. So, yan po, ang number six. Number seven. Ito na, yung ultimate reason kung bakit pakakasalan ka ng isang lalaki. It is because of love. Oh, ganun talaga. Yun naman talaga ang reason. Tanggalin mo lahat yung reason na yun. Basta mahal ka ng lalaki, pakakasalan ka niyan. Diba? Kasi nga, literal, diba? May kasabihan na love is blind. Diba? Kaya minsan talagang kahit anuman yung nangyayari, anuman yung mga negatibong aspeto ng relasyon na maaring papasukin niya, hindi na niya yun nakikita dahil nga talagang mahal na mahal niya yung babae. Hahamakin niya ang lahat, makamit ka lamang. Ganun yun. So talagang pagmamahal ang pinaka dahilan kung bakit pakakasalan ka ng isang lalaki. At syempre, dapat ganun din sa babae, di ba? So yan po, ang number seven. So, ayan po, ang maaring mga dahilan para pakasalan ka.
So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.